Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Isa umanong faith healer na nagngangalang Dawn na taga Naga City, Camarines Sur ay nananawagan kay Chris Aquino at gusto daw niyang matulungan si Chris para gumaling sa kanyang sakit gamit daw ang kanyang talento. Ayon kay Dawn, may mga napagaling na daw siyang tulad ng karamdaman ni Chris. Narito ang kanyang buong pahayag. Good evening po. Ako po si Dawn. 29 taong gulang, taga Naga City, Camarines Sur. Isang faith healer po ako. Hindi ko po alam kung paano sasabihin o ipapaliwanag, pero gusto ko po kayong tulungan na gumaling gamit po ang aking talento. Nakakatawa man kumpara sa iba, pero nasubukan ko na po ito ng maraming beses sa iba't ibang taong naging pasyente ko. Wala naman pong mawawala kung susubukan. Ang akin lang po is yung nararamdaman ko na gusto ko po kayong pagalingin, Ma'am Chris Aquino. May mga napagaling na po akong may katulad ng karamdaman nyo. Yung butot balat, hindi nakakagalaw, hindi makalapat ng paghiga sa higaan, hindi makalakad, hindi makagalaw ng maayos, nang hihina. Huling pasyente ko po is ganyan at may scoliosis pa po. Nakatakdang operahan ng doctor worth 1 million. Pero hindi po natuloy dahil sa paggamot ko. Hindi po ako manluloko at hindi po ako scammer. Hindi din po ako hihingi sa inyo ng pera. Pwede nyo po akong i-background check. Mabuting tao po ako. Gusto ko lang po gawin sa harap nyo yung nagawa ko na sa iba na panggagamot. Kung hindi ko man po magawa or di ko kayanin, at least sinubukan ko pong tumulong. Sana po mapagbigyan niyo po ako. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo matutunton or makakaharap, pero seryoso po ako sa mga sinasabi ko. Maraming salamat po. Ang caption ni Dawn sa kanyang Facebook post. Samantala, na ikwento ni Batangas Vice Governor na si Mark Leviste na hindi pa umano natutuloy ang pagpapakonfine ni Chris Aquino sa UCLA Hospital, pero patuloy pa rin umano ang treatment nito sa kanyang nirerentang bahay sa Orange County kasama ang bunsong anak na si Bimbi, personal nurses at staff ng TV host, actress at entrepreneur. Bukod sa kanyang eldest sister na si Balsi Cruz, nadalaw na rin si Chris ng isa pa niyang kapatid na si Pinky sa Amerika. Ang eldest son ni Chris na si Joshua ay nakabalik na ng Pilipinas at madalas itong nag-i-stay sa ancestral home ng mga kuhangko sa Tarlac kung saan ito nag-i-enjoy. Halos linggo-linggo ay kasama ni Mark at ng kanyang mga anak si Joshua. Hindi madali kay Vice Governor Mark Leviste ang pagkakaroon ng long-distance love affair with Chris, lalo pat may iniinda itong kakaibang sakit. Pero dahil mahal niya ito ay kasama umano ito sa sakripisyo na kailangan niyang harapin. He also doesn't mind flying to Chris' side in America kung kinakailangan. Mabuti na lamang at merong social media, kaya maya't maya ay namomonitor niya ang kalagayan ni Chris. Ate, ika nga eh, ito po ay isang parehas na playing field. Yon. Yung una po, ang mga kumakalat po ngayon na komento, yung nangyayari po kay Chris Aquino sa kanyang pagkakasakit na of course, ikinalulungkot po natin, kaya nga kinakambalan natin ng panalangin ang kanyang kondisyon ngayon. Pero meron po talagang mga tao na siguro ay kakontra nila sa kulay politika at talagang bashers niya, di ba? Na nagsasabi, ito raw pong nangyayari sa kanya ay kulam. Talaga mga Pilipino talaga, ang galing. Ang galing. Parang wala ka pupuntahan, ha? Kulam naman daw. Kasi alam naman natin, magbasa tayo, mga vloggers, may kinukontent siya, na kaya daw, habang tumatagal, lalong lumalala ang kanyang karamdaman. Dahil ito daw ay tinaniman. Oo. Natalakay na natin dito yun, yung bala. Opo, nanay. Sinasabi. Correct. Tinaniman daw, tinamnan ng bala. Yun ang ano. Ay, pangontra yun eh, di ba? Pag tinamnan ka ng hindi, bala. Hindi, nasa labas, yung ikinukwintas. Ah! Yun. Pero ito yung parang, ay, kaya nga siguro yung dugo, hindi maganda ang daloy, sabi niya. Ah, ganun! Matagal na po itong kwento na ito, na siya daw po ay may nagpatrabaho daw po sa kanya. May kumulam daw. Sabi ay may nagpakulam daw sa kanya. Pero, naniniwala ka ba sa kulam? Ako ah, opo nanay.
Ikaw? Ako parang hindi eh. Bakit? Eh kasi 'di ba, eh pagka sabi, oh, pagka may sakit ka, sabihin papatingin ka sa mga ambularyo, baka kinain. Anong ambularyo? Ambulance ba 'to? Hindi ambularyo. Ambularyo. Okay. So, di ba sabi, magpapatingin ka sa albularyo kasi doon daw malalaman yung sakit. Pag hindi magamot ng mga doktor, doon ka sa albularyo magpatingin. Yun nga yung sinasabi, di ba, Romel? Ang dami natin nababasa na. Kaya daw tumatagal ito at hindi matrace-trace ang pinagmumulan ng kanyang immunodisease. Autoimmune. Oo. Kasi daw, kinontra. Di ba? Nagka-doktor. Oo. Ang sabi kasi, di ba, sa mga inukulam na pasyente, habang ginagamot mo daw ang kulam, lalong lumalala. Kapag binatingnan sa doktor. Kapag binatingnan sa doktor. Oh. Kapag ginagamot na ng doktor, lalong lumalala. Pero kung totoo ang kulam, ito po ay para sa akin, kung totoo ang kulam at larawan lang ang katapat niyan, di sana kapag nagalit tayo sa isang tao at ipinakita natin yung retrato do sa gumagawa ng kulam sa nagtatrabaho, eh di sana kinukulam na rin sila. Eh, hindi naman eh. Diba? Yan na nga ang malaking tanong, nanay. Oo. Ang tanong na tanong ng mga Pilipino, pero wala naman daw mawawala. Diba? Sabi kay Chris Aquino, kung magpatingin ka sa mga albularyo. Wala namang mawawala, sabi, pero ayaw daw niya. No, no thanks. No thanks, sabi niya. Pero di ba nakatulong sa kanya yung ano, yung mga sinusuot-suot niya dati? Ano yun eh, kinukontra nga ng mga bashers yun eh, at saka ng mga kababayan natin, yung pagsusuot niya ng kung ano-ano, pulseras, yung mga beads na para daw maswerte sa pag-ibig. Correct. Yung daw kulay pink na bilog-bilog. Di ba, sa kabila ng kanya may karandama, nakasuot siya ng perlas kasi nakakatanggal daw ng ano yun. Pero bakit hindi matrace hanggang ngayon yung kanyang pagkakasakit? Ang lalaki pa nung suot niya at talaga nanganganak pa. At yung pagsusuot niya ng kung ano-anong bato na pangharang daw sa mga masasamang espiritu. Pero bakit sinasabi naman ng ating mga kababayan na pinakukulam daw siya? Ang hirap, ano? May pangontra na nga. So bakit nakakapasok pa yung kulam? Dapat pag may pangontra, may pangharang. Oh, yes, siyempre. Okay. Di ba yung nandun kasi diba doon siya sa hospital, diba nakasuot siya ng mga diamonds, may mga hikaw pa siya ng malalaki, diba? Kasi sabi doon sa kanya, magsuot ka niyan para daw mawala yung mga sakit, tsaka yung tawad burn. Doon. Pero na yung matindi, malakas ang gumawa sa kanya. Kung totoo yung kulam. Kung totoo, ang lakas. Sobra. Kasi alam nyo, nakakapagtaka po mga kachika na meron po siyang salapi na pantustos sa kanyang karamdaman. Pinakamagagaling na doktor po ang kanyang pinili. Mm. Pinakamabibisang gamot po ang kanyang iniinom at isinasaksak na dextro sa kanya. Pero siya na mismo po ang nagsabi na hanggang ngayon daw po ay nadadagdagan pa ang kanyang mga allergies dahil sa kanyang autoimmune disease. At ngayon daw po, kailangan pa siyang dalhin sa isang center para lahat daw po ng mga pasyente na hindi natitrace kung saan nagmumula ang sakit, ay doon lahat sila gamutin. Diba parang nakakapagtaka? Yun lang nga. Parang nawawala ng saysay yung salapi na ginagastos niya at yung panahon na ginugugol niya sa pagpapagamot. Kaya tama lang siguro yung kulam. Kasi hindi natin matumbok. Yung sakit, scientifically, na ginagawa ng mga doktor, hindi matumbok. Mm-hmm. At saka yung mga doktor na gumagamot sa kanya, mga eksperto yun na, makula, Amerikano. Dalubhasa talaga, mga serpano talaga ito. Siyempre, Chris Aquino ka, ang dapat mong kukunin na doktor yung katapat din ng kailangan mo. Diba? Pero hanggang ngayon talaga hindi matrace. Diba tayo pagka sumakit ang ulo ko, ay hindi ako kumain kanina, nagutom. Yes, nalipasan ako ng gutom. Sumakit ang tiyan natin, ay nakakain ako ng hindi maganda. Diba ganon? Ano ba sakit? Ay, magsabi, ay masakit yung ano, ang likod ko. Ay siguro ang hangin lang to. Diba? Ano bang masakit ang likod, may hangin? Ano to, hangin gala? Di ba pag nakatulog ka, di ba sa pagising mo? Pagising, no? Ay, wrong side of the bed. Mali ang ating pagtulog. Di ba si Chris Aquino? Lagyan siya ng anong tawag? Neck brace. Neck brace, di ba? Naka-neck brace siya doon sa the bus nung pumasok. Alam ko, nagkaroon siya ng neck brace nung mahulog siya sa entablado ng germ special. Akala niya, karugtong pa rin ang entablado, yung puti na palamuti na tela pala. Nahulog siya doon. In-interview ko siya sa Malacanang, sa PR. Doon ko siya in-interview, naka-neck brace siya doon. Naka-neck brace siya. Pero kapag ka mahirap, sabi mo nga, nahulog tayo sa ganong kalalim na ano, wala lang. Ay, wala. Pahihilot lang yan. Ano lang yan? Lagyan ng dahon. Ano lang yan? Lagyan ng dahon na alagaw. Diba?
alagaw. Sa ubo yung alagaw, di ba? Iniinit pa yan, di ba? Naiinit pa ba yun? Tapos ang ayos. Ipinapais. Ang tawag po doon, ipinapais. Oh, di ba? I-ano lang sa baga. Tapos i-ano lang dito sa... Okay na yan, talian lang. Di ba? Kaya kailangan ni Crazy Ma'am Kipwing. Ang Kipwing? Kasi di ba, hindi magamot-gamot ng mga doktor yung sakit niya. Hindi matugunan. Pero alam mo, Nay, sa lahat ng nanonood, talaga napag-isip natin sila. Kulang. At galing din naman sa kanilang reaksyon. Yung ating tinatalakay ngayon. Yes. Mag-ikot po kayo. Tingnan nyo po talaga yung mga komento ng mga bashers ng ating mga kababayan. Kulam. Hindi po para sa atin ang mag-desisyon o pumili ng paghusga. Pero hinusga na siya ng ating mga kababayan. Okay. Yung kumbaga, hindi mo na kailangan ng korte dito eh, no? Husgado na po ng bayan ang nagsabi na kulam. Pero meron pa bang mas titindi sa panalangin? Ay, siyempre naman. Dasal-dasal na talaga. Pakontra yun. Pinakamatindi yun na anuman ang nagaganap sa mundong ito, kapag tayo nananalangin at maraming humihiling, mas marami nagdarasal para sa atin, mas madaling matugunan ang langit, di ba? Yun ang pinakamahisa. Okay? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.